may mas laking opportunity sa ibang bansa kaya mo siya kinuha. At hindi lang prepare din buong buhay kailangan natin eh. Kailangan din natin ng magandang buhay. Kumbaga parang kaya tayo pupunta na ibang bansa para yung ma-reach natin kung ano yung dream natin na hindi natin ma-reach dito eh. I've been all around the globe trying to protect your soul. Welcome. Yeah, I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Honestly speaking lang, ang buhay talaga sa natin talaga sa Pilipinas napakahirap, di ba? So syempre, yung mga option ng mga tao para umahon sa buhay, syempre nangingibang bansa. Mm-hmm. Kasi hindi sapat yung kinikita mo talaga rin. Tama. Normal. Sobrang, kung ako ngayon, nasa Pilipinas ako ngayon, at tapos, hold on, at tapos yung kinikita ko hindi sapat, syempre magdadalawang isip ako. Kasi napapagod ako lahat ng oras, lahat ng effort, lahat ng passion mo binibigay mo. Pero yung gusto mong makuha, hindi enough. Uh-huh. So, gagawa ka ngayon ng alternative kung paano mo yung mapapulfill yung pagkukulang. Kung ano yung kulang. Tsaka syempre, syempre may asawa ka, right? Mayroon kang panindigan. Especially ngayon, may asawa na. Meron kang responsibilidad pala dati. Tama? So parang, kung ikaw lang sarili mo, kasya siguro. Pero pag meron kang sinusustentuhan or meron kang ibang taong tinutulungan, parang kulang na, di ba? Sa akin kasi nung that time, nung tumungtong na ako ng 20 years old, ang papa ko nawala ng trabaho eh. Mm-hmm. Sa bangko. Yung Manila Bank talagang nag-close. Hindi ko na alam yun eh. yung bangko ng Manila Bank talagang nawala. Nag-close talaga lahat. Tapos yung mama ko nawala din ng trabaho. Tapos that time, ako lang yung sumusuporta lahat sa amin. Kasi nga ako yung nagpapahal sa kapatid ko. Ako yung sumusuporta sa kuya ko nasunog. Ako yung nag-aalaga ron. Tapos yung mama ko, papa ko, syempre wala silang trabaho that time. So, talagang ako lang yung naging breadwinner sa amin. Yung talagang push ako ng push. Tinry ko lahat ng mga hirap. Nagtuturo ako sa umaga. Pumapasok ako sa umaga. Pag weekdays, pumapasok ako sa school. Sumasayaw ako. Pag weekends, alas 7 ng umaga, pumupunta ako sa Evacom sa may Parañaque. Nagtuturo ako ng sa promotion sa Japan. Ang layo nun ah. Ang layo ng Evacom sa ano ah. Galing sa Manila. Pupuntang Evacom sa may Parañaque. Taga Parañaque ako eh. So alam ko yan. Sa may promotion. Tapos balik ako ng alas 3. Tapos ako ng alas 3. Ay ng alas 2. Diretso ako ng Donata sa Buendia. Para magbalay naman yun. On the same day. Yung routine ko nun. Talagang sakripisyo. Sobrang dami kong bakong tinaanan bago ko marating sa gusto kong sa parating. Pinakagusto ko talaga. Lahat naman, parang sorry, pinipiga ako ah, kasi gusto kong makatulong sa mga manonood sa mga kanan dito. Kumbaga, ano yung trigger mo? Ano yung trigger mo sa pagpunta mo sa ibang bansa? Kumbaga, iba kasi sinasabi, hindi, gusto ko lang i-try, yung ganoon, di ba? Pero, kumbaga, masasabi mo ba, pag sinabi ko to, yung next na sasabihin ko ay na pareho tayo ng reason kung bakit tayo umalis sa ibang, papunta sa ibang bansa? Kasi kailangan natin ng pera? Correct. Kasi, lahat naman ang tao kailangan. Di ba? I mean, may mas laking opportunity sa ibang bansa, kaya mo siya kinuha. At hindi lang prepare din buong buhay kailangan natin eh. Kailangan din natin ng magandang buhay. Kumbaga parang kaya tayo pupunta na ibang bansa para yung ma-reach natin kung ano yung dream natin na hindi natin ma-reach dito eh. Para sa akin ganun na. Though dito sa Pilipinas, kunyari sa Manila, gustong ma-reach yung dream mo, mabagal. Mabagal yung proseso. Habang mabagal yung proseso, ang dami pang mga gap. So, hindi ka tuloy makatawid doon kasi may harang dyan eh. Ang daming pumipigil sa'yo. So, syempre, ikaw, para makuha mo yung goal mo, dapat gumawa ka talaga ng formula na kung ano yung gusto mo, paano mo makomplete yung gusto mong goal. Okay.
For more OFWpreneur stories or kung gusto mong tumambay, click here. 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 Subscribe here.